Michael, Kuya Jason. Oh. Ano yun? Guys, alam nyo ba na yung lolo ko sa sobrang lambot ng katawan, kaya niyang pagkasya yung katawan niya sa drum. Oh, wala yan, Prince. Alam mo yung lolo ko? Yung ano? Lolo ko, sobrang lambot ng katawan, kaya pagkasahin sa timba. Ah! Oh! Alam niyo yung mga lolo, antitika sa katawan. Yung mga lolo niyo ba pinaglihi sa tumbler? Alam niyo yung lolo ko, kasya sa takin ng tubig. Ha? Yung laki-laki ng tangke ng tubig, syempre kasya siya dun. Easy lang. Pag binuksan niyo yung gripo ng tangke, dun sa gripo lumalabas yung lolo ko. Oh! Ay, Mari! Kumuna ang kausapin! Mari, ano nangyari sa mukha mo? Ano ba yan? Unang-una, Mari, itong mukha ko noong palang ganito na. Ay. Ikaw na, may problema na nga ako, ginaganyan mo pa ako. O hindi, sorry na. Sige, ano ba nangyari sa'yo? Ba't malungkot ka? Kasi yung mga anak ko, Mari, sinerbang ko na lahat ng mga pagkain. Ayaw kainin, binigyan ko ng chicken, ayaw. Binigyan ko ng beef, ayaw. Ayaw kainin, binigyan ko ng filiminyon, ayaw. Social? Anong spelling nga nun, Mari? Minudo talaga. Okay. Talaga. Hindi. Ganito gawin mo. Bakit di mo palitan? Alin yung mga ulam? Ay, hindi, yung mga anak mo. Maghanap ka ng bata kumakain ng gulay! Ay, naku, ang kalat-kalat naman ang bahay. Naku, Mario. Eh, awan ko ba dyan? Hindi naglilinis kasi. Mahiya! Ito lang! Oh. Para lumamag yung ulam. Mamang! Ano? May tanong ako. Anong hayop ang mahilig sa comedy? Tayo! Kakaloka ka talaga. Yung patay stereo. Nakakaloka ka. Yung joke mo, luma-luma. Sasabi mo, siguro sa mo, clownfish. Loko! Ay, naku, mamang, hindi. Yan ang luma, ang sagot. Hindi. O, eh, ano nga? Anong yung hayop na mahilig sa joke? Ano yan? Eddie, funny, key. funny. Ganda! Grabe! Solo! Nakakatawa! Ay, drama! Simulan natin ang umaga na nakangiti at masaya kapag masaya, di ba, makipagkulitan dito lang sa TikTok Live! Nako, Faith! At mga Tiktropa, unlimited ang kulitan at paandar today the day dahil may kasama tayong kapuso hunk na yes. Mapanood natin sa pinakabagong episode ng Magpakailanman, Prince Clemente! Enjoy na enjoy ako dito sa tabi niya. Huwag kang aalis, ha? Hi! Sigurado mag-i-enjoy ang mga manites today dahil si Prince ang ialay natin sa ating chismisang Mike Trivia. Mamaya po yan sa Sang Tanong, Sang Sabog! Ito ang siguradong abangan ng mga tiktropa. Muling tutungtong sa tanghala ng first 8 grand finalists ng tanghala ng kampiyon. Magsasama-sama sa isang pangmalakasang paanandar sina Jessame, Marvin, Oliver, Rain, Lance, Chito, Jeffrey, and Trixie. Tutukan po natin yan sa pagbalik ng TikTok Live! Ayon, happy birthday muna kay Rowena Malyari, Lazaraga, and Direct Mike Tobiera. Happy 50th birthday! Happy birthday! Naku, mamang, ito lang. Di ba meron tayong 8 grand finalists sa tanghala ng kampiyon? Ibig sabihin ba nito, magka-grand finals na? Ay, natural naman. Ba't ayaw mo ba? Gusto ko! Ayan, pero secret yan kung kailan. Yan ang dapat nating abangan. Pero, for now, bibigyan muna natin ang mga tiktropa natin isang malupit na patikil. Ito nang malupit na malupit talaga to. Let's welcome back, Jessame Galimaso, Marvin Mendoza, Oliver Felix, Rain Marpuri, Lance Pabros, Chito Rica Frente, Jeffrey De La Torre, and Trixie Dairiet. Sabay-sabay tayong magingay para sa first 8 grand finalists ng Tanghala ng Kampiyon Season 2! Ayan ako, pasensya na kayo, siguradong nabitin kayo, di ba? Kaya, Diyos ko, abangan nyo na lang po bukas ang paandar ng ating mga 8 grand finalists. Naku, napanood ko yung rehearsal niya, sayang, napakaganda! Mamaya, abangan nyo po. Mamang, hindi ako matutulog. Aabangan ko talaga. Abangan nyo, huwag kayo magpapalit ng channel. Hanggang bukas, abangan nyo na yan. Tumutok na kayo ng bongganga. Pero eto na po, shout out sa mga nanonood dati sa live stream. Eto na po ang inaabangan yung chismis na may trivia. Let's play Sang Tanong, Sang Sabog! Hi, Prince! Nako, eto na nga ikaw, ang alay today. Pero bago tayo maglaro, paki-invite mo muna yung ating mga tiktropa sa Magpakailanman this Saturday. Yes, mga kapuso, this coming Saturday po ang aming episode ng Magpakailanman with Isabel Ortega and Elijah Aleo. So abangan nyo po yan. Wow naman! Eto na, Prince, ang katanungan nating lahat. Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na? Ayun! Aabangan ko yung pagsabog na yan, mama. Ayun! Guwapo. Ito yung sabog yan. Ito na.
Prince, umpisahan na natin. Ito na ang iyong unang sang tanong. Sang sabo. Si Isabel Ortega ang isa sa mga bibida sa magpakailanman this Saturday. Ay mahilig pala sa tinapay, lalo na kung sinasawsaw sa anong klaseng inumin. A. Orange juice. Or B. Kapeng may gatas ng kalabaw. Ay, yes. Alam ko to. Here, alam namin to. Hindi kasi, alam mo si Isabel, nakapunta na ako sa bahay niya. Yes. Sa may ano, sa Tianto, Laon yun. Oh, excuse me, kilala ko nanay tatay niya. Hello, kabatch ko yung nanay at tatay niya, kaya wag kayo. Yes, hindi kasi, syempre nagkakape kami, di ba ganyan? Yes. Tapos sinausaw niya yung tinapay niya sa may gatas. Yes. Tapos ang sunod niyang sinausaw, yung mukha niya, gano'n niya. Kaya ko na maganda. Grabe naman. Kaya ko na kinis. Kasi yun kumbaga yung ginagamit niya, kaya flawless ang kanyang skin. Yes, at saka, alam mo, naalala ko nga nung ginagawa nila, nung were difficult that time. Difficult? Mahirap pa kami nun. Iba talaga, pag pinasinawsaw mo ang kape at tinapay, ang kombinasyon nun, perfect. Yun naman talaga. At maganda rin yung pag may nilagang itlong. Yes! Diba, tama? Totoo po yun, sabi niyo dyan. Ano doon na sinasawsaw nyo? Talagang gatas kape din po, di ba? Usually gatas sa kape. Umaga. Sa umaga. Tapos yung kinapay okay. Din. Okay, guys, kayo naman. Ay, nako, kung sino man yung kaklose niyan, ito. Siyempre, oh, kasi nakasama ko sa All Out Sunday si Isabel. Ay, yun. Hindi kayo. Faith, sa bleachers. Faith, nakatago. Tatlong pandesal sa cup niya na orange juice. Orange juice. Nakita ko yun. Namamapak pa siya ng ano, yung sachet na may orange juice. Oo. Huwag natin pagkita niya, pero... Okay. Dahil narinig mo na mga pang-e-echos. Prince, ano magiging kasagutan mo? Hindi kami gano'n nagkasama nung taping namin ng magpakailanman. Kaya magtitiwala ako sa mga sasabihin nila. Ay, kanino? Kanino agad? Orange juice o kape? Tama. Orange juice. Kasi, narinig mo sa akin. Ako sa kanila. Kape na may gatas. Kape na may gatas. Mahala ka. Tignan natin. Kape na may gatas ang sabi ni Prince. Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Prince Clemente, kabatch mo ako sa Starstruck. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Nakinig nga siya sa atin, kaya nga mali. Ayaw kasing maniwala. Ikaw pang... Nakikinig ka ba, Prince? Machine nyo dito. Dati mahina lang to. Ayaw kasing maniwala. Hindi, ibig sabihin, mahal kasi ako ni Prince. Dahil kung magkabatch kami, nakinig siya sa akin. Mas mahal. Alright, eto na tayo. Ang iyong pangalawang sang tanong. Sang sabo. Okay, game. Bago pa siya maging artista, saan unang napanood si Sherilyn Reyes? A. Sa isang beauty pageant or B. Sa isang commercial ng toothpaste? Yes. Ay, syempre, sasagot niya, kababayan niya, si Chito. Ay, syempre, kababayan ko yan. Sa commercial ng toothpaste yan. Oo. Nakita ko yun, unang-unang. Dapat nga, yung toothpaste kasi, ano yung ginamit na toothpaste niya? Huwag na natin sabihin. Pampalinit, saka pampa. Kintab. Pampakintab. Oo. Talagang pag ginamit mo yun, ay talagang kintab ng ipin. Talaga. Kaya doon siya nakilala. O kaya naman, kaya naman. Napakintab mo yun? Oo. Saan commercial niya nakita yun? Sa toothpaste? Basta ako sa toothpaste ko siya nakita, pero hindi natin pwede sabihin kung saan. Siyempre, siyempre. Pwede sabihin yung brand. Pero magandang ipin. Magandang ipin. Yes. Yeah. Hindi niyo masabi kasi yung commercial na yun, sa radyo niyo nakita. Kaya hindi totoo yan. Diba? Ito ang totoo. Bilang patunay, nandirito yung nakalaban niya sa beauty contest. Nasaan? Pakita mo yung rampa mo noon. Pakita mo. Ito. Yan ka mismo. Tingnan mo. Tayo ka, tayo. Tayo, tayo. Nakatayo na po tayo. Ito na po yun. Hindi ko na pala. Mamang napansin di mo sinabi nakatayo na. Tumayo ka. Lukaba. Tumayo ka. Tumakbo na nga eh. Hindi kasi, hindi si Sherilyn kasi, hindi lang maganda ang ipin. Maganda magsalita, maganda maglakad, maganda ang postura. Yes. Maganda kumbaga ang ambiyansa. Pakita mo yung rampa. Ano? Pak, pak, pak. Oh. Ay, hindi yan. Hindi yan. Oliver, rampa. Yan ang didito ko, kuya. Ito na yung rampa. Ito talaga ang totoong rampa. Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa. Rampa, anak. Pak, pak, tingnan mo. Yan, oh. Yan. Kaya rin ni Oliver. Mama, nakita mo yun, umikot, pero hindi maikot yung ganito kumabalik. Wala, hindi na po umabot. Naiwan yung leeg. Ayun, beauty queen. So, eto na. Beauty queen. Press, ano magiging kasagutan mo? Ako, this time kay Kuya Jason tsaka kay Michael naman. Kasi itong kabila, binenta ako eh. Siyempre, Binenta ako eh. Uy, Prince, grabe. So, dun tayo sa toothpaste. Toothpaste. Toothpaste? Commercial toothpaste, ng toothpaste. Okay. Kabog or sabog? In! 5, 4!
Nako, may title pala siya nung Mutya ng Pilipinas. Yes. 1994. Oh, naglaban si Faith. Did not listen to me. Okay, reveal. Nakalimutan mong ibigay sa akin yung pulbos kanina. Nakalimutan mo yun. Bakit ikaw talaga siguro kahit pulbos mo si Prince, no? Oh! Kahit mo si Prince, no? Pagbigyan mo na kasi, ihag mo na, hag mo na. Lapitan ka. Ay! Ito lang yung pangatlong, sang tanong! Sang sabog! Ayong, no? Ayong. Kay Elijah Alejo, anong pagkain ang hindi niya kakainin kahit anong luto o kahit ano pang preparasyon ang ginawa dito? A, okra, or B, buko. Ay, buko! Ay, ito ay buko! Oh, ano ayun sinabing buko? Malauhog ba o malakanin? Malauhog. Ano, sino sasagot sila nakakaalam? Ladies, oh, ladies. Ano? Ako, napapanood ko na siya eh. Alam ko, okra. Okra! Ay, nako, pangkaraniwan niya kasi ang dulas. Totoo. Ang hirap kainin. Kumbaga parang may umaano sa... At saka marami mga bilog-bilog sa loob. Parang very, very disgusting pag kinakain mo. Pero healthy siya, diba? Super. It's good for digestion. Do you eat like that? What? The okra? Yes, I love okra. Wow! Nagsalita naman itong kalabasa. Mukha-aaro itong kalabasa. Hindi talaga ayaw niya yung texture. Hindi, ito naman napanood ko lamang sa Instagram. Talagang yung buko, tinatapon niya. Hindi naman talagang ayaw niya kasi ang hirap balatan. Buksan. Ang hirap buksan. Tapos yung nabuksan niya pa, kumukulo yung tubig, napaso siya. Oo. Kaya yun, nagsisi siyang buksan yung buko. Ay! Ano sinasabi mo? Yes. Nainitan siya. Napakuluan daw. Kasi nabilad sa araw yung buko. Yes, Prince. So ano, sa kanina naman maniniwala ngayon? Sa buko or sa okra? Ako feeling ko okra. Kasi kahit ako, yung okra ayaw ko. Ako talaga favorite yung okra. Si Malia favorite ang okra. She's watching. Hi, Malia. O, sige na, sabog na. Hi, Malia. Eto na, ang ganun sabi po naman niya. Sabugan niya na. Okra! Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Perfect! Perfect! Ang galing, ang ganda. Ayan, tuwan-tuwa si Kate, ano, si Kate Tan. Kate Tan? Hi, Kate Tan! Sko, lalo na ang nani at tatay ko kasi birthday nila. Nani, ay, totoo, tatay. Pati ang Lola Marieta ko na nanonood sa San Andres Bukit. Hello po. Ako naman gusto ko magpasalamat po sa mga taga-Caraga Davao na nag-celebrity basketball kami dyan. Thank you so much. Yes, at syempre maraming salamat kay Prince. At abangan natin siya this Saturday sa Magpakailanman. Ako, ay, si Trixie, may laban pa mamaya. Ay, kaya good luck, nga. Girl. Good galing luck, girl! Trixie, kaya pala ang galing mong rumampa. May laban ka pala mamaya. Oo, at abangan din natin kung magtutuloy-tuloy pa ba ang panalo ng ating kampiyon ngayon na si Trixie Dairit. Yes! Ito na po, tanghalan ng kampiyon na with Mamang and Kuya Kim sa pagbabalik ng TikTok Live! Happy birthday, Nami and Tatay! I love you! Tino! Ay, sasama ko! Lola Mar! Nakakatakot yung usok. Nagulat ka? Nagulat ako. Oo, ganyan talaga pag umiidad na. Oo naman. Hindi dahil doon. Lumakas ang usok natin dahil exciting ang araw natin ngayon. Dahil sama-sama natin kikilalanin ng mga bagong kalahok na susubok mang agaw ng pwesto dito sa Tanghala na Kampiyon! Singer, songwriter, and R&B crooner, Daryl O. Kapuso OST Princess and Queendom Diva, the beautiful Hannah Presilas. Multi-platinum artist and OPM hitmaker, Renz Verano. At ang magpapasikraban ngayong umaga, Jordan Mascarenas at Will Torreña. Silang sasabak sa Unang Pagkakas! Talagang since bata ka pa, marunong ka na nakakanta ka na gano'n? Ang parents ko po kasi is pastor. So, bata pa lang po kami, so nag-ano na kami sa church. Kasi may nabalitaan ako na ikaw na-stroke. Yes po, na-stroke. Dumating ba sa point na kinwestiyon nyo yung naging sitwasyon mo? Kay Lord? Hindi ko kinwestiyon si Lord eh. Ang sinabi ko lang kay Lord, Lord, ano yung, bakit nangyari to? Pero kasi it will always be our fault eh, kung yung ginagawa natin sa katawan natin.
Ano na-realize mo after? Na-realize ko, mahal ako ng Panginoon. Kasi I have my second life. At also, nagagawa ko yung mahal ko. Ito, kumanta. Actually, it's my first time na kumanta dito sa TV. Jordan Mascareñas from Baguio. Si Jordan, oh, parang nahihiya ako mag-joke kasi parang... Parang seryoso eh. Oh, alam mo bakit parang nahihiya ka sa kanya? Hmm. Isa siyang director, di ba? Musical director, musical arranger. Direct. Oh. Gusto mo na break? Kumakanta po ako. Oh. Oh, sample daw, sample. Ay, ano pong gusto nyo? Anong... Anything that comes with your, from your heart. Yeah. Ay, bayaran nyo po. Ano kaya ang masasabi ng ating inampalan? Yung bumira kayo, it's something different. Okay naman. Mapansin ko lang, with due respect, direct, nakalimutan ko po, Your Honor, yung nangyari. Yung sasabihin nyo po. Nakalimutan ko po. Ang ganda niya. Jordan, yung medyo nahuhuli tayo sa timing. Especially doon sa first pasok ng Beautiful Girl. Kasi mas, ako kasi nasa bara lagi. Mas gusto ko yon. Based doon sa ano natin, doon sa areglo ng kanta, I think we should go by the bar. Yung paglakas ng boses, it was different and it was nice. Kasi yung quality ng boses nyo, bagay naman dun sa treatment na ginawa ninyo. Maganda. Ending was nice. Meron kayong iniba na tono na long, long while. Iniba nyo yung tono instead of the usual na melody nun. Maganda rin yung ginawa nyo ron. Napansin ko lang yung timing and there are certain parts na medyo hindi nahihit ng tama. Yun lang. Thank you po. Hi, Sir Jordan. Ayan, agree ako sa sinabi ni Kuya Renz yung regarding sa timing. Siguro, pwede pa siyang mas maging tight. Kumbaga, mas maramdaman namin yung 3-4 ba to o 6-8? Beautiful girl, 1, 2, 3, 1. So, para mas maramdaman lang yung metro. Tapos, yung sa change key lang, medyo hindi lang po agad nasa pool yung tamang tono. Tapos yung sa pasok din, medyo shaky, pero siguro yung kaba. Pero alam nyo, favorite na part ko yung dun sa part na it was Destiny's Game. Naging kaboses yung si Josh Groban. Uy! Parang may pagka Josh Groban yung dating. So, feeling ko bagay sa inyo yung mga songs ni Josh Groban. Ganda ng boses nyo. Yun lang po. Maraming salamat sa ating inampalan. Ito na po, Sir John, Josh Groban. Alamin na po natin, ilang pong stars ang makukuha ninyo mula po sa ating mga inampalan po. Jordan, ito ang aking mga stars para sa iyo. Three stars! Jordan, ito naman ang mga stars na ibibigay ko sa iyo. Three stars din! Ibibitin muna natin kung ano ang score ni Renz. Ang susunod na kalahok, Will Torreña. Ikaw isang teacher. Yes. Ang galing naman nun. And you applied abroad para gusto mo talaga magturo sa ibang bansa. Yes. So, explain mo naman yung nangyari. Pangarap ko kasi talagang mag-work sa abroad kasi nung boyfriend yung nanay ko. So, because of that, yung visa mo hindi natuloy yung application? Yun lang. Yung last year. Nangyari yung last year. So, ngayon ang binabalance mo teaching and singing. Kamusta yun? For the meantime, pahinga muna. Pahinga muna. Pero in the future, ikaw continue. Pero gusto mo pa din magturo. Yes. Yes. So, kung masabi ka naman sa mga students mo and of course, sa mga schoolmates nila, anong masabi mo as a role model, anong inspiration, motivation mo bibigay mo sa kanila? Yun, sa mga estudyante ko before, ipagpatuloy nyo lang ang pag-aaral nyo kasi alam ng mga teachers nyo na meron kayong pangarap na patutunguhan sa uli. Kung kayo'y nag-aaral ng mabuti at sumusunod sa mga utos ng inyong nanay at tatay. Will Torreña from Negros Occidental. Hi, Will. Hi, sir. Mamang, alika. Si Will. Will, isa ka raw teacher. Yes, well. Anong subject na tinuturo mo, Will? MAPE. Ano yan? MAPE po. Ah, MAPE. Pero that was last year pa. Last year pa. At tumigil ka na magturo?
Nakapagduro na po ako. Three years. So ngayon, bukod sa pagkanta, ano pa mga pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon, trabaho na. Nag-iba na ako ng trabaho. Iba na ang trabaho mo ngayon. Alam mo, nakakatuwa. Pero in the future, ikaw-continue pa din naman. Kasi pangarap ko talaga maging isang teacher. Maging isang teacher. To, correct. Kailangan natin ng mga teachers, no? Yeah, chill mo. Yung mga tunay na bayani, mga teachers, mababa ang sahod, pero ang passion talagang todo-todo. Correct. Ano kaya ang masasabi ng ating mga inampalan? Merong mga parts na medyo kagaya nung "This is my quest." Parang quest, di ba? Mas naidiin mo sana yung ano na yon. Kasi dun sa word na yon, parang dun nawala. Ah, okay. Dun sa mga last lyrics nung ibang lines, medyo hindi na hihit ng konti. Siguro, pag kumakanta ka, ha? Huwag mong i-relax ang dulo. Masyado relax. Hindi mo nabibigyan ng concentration. Ha? Kumbaga, pag kinanta mo na, napabayaan. Yung sustain mo nung star sa dulo, maganda sana, pero nung bandang dulo, medyo kinapos ng konti. Ha? Kapag mararamdaman mo nakakapusing ka, huwag mo nang ituloy. Putulin mo para mas maganda yung dating. Okay? Stage presence, nakita ko yung nervyos. Yung mga tapon ng mga ng boses mo, medyo strained ng konti. Ha? Kaya nga sinasabi ko eh, kapag maganda ang inyong practice, pagdating mo sa mismong contest proper, you will perform well. Siguro, kulang pa. Hi, Will. Hi po. Maganda ang voice quality mo, buo. Medyo nahahawig nga, kanina naririnig ko, hindi ko alam kung ako lang, parang may pagka-Eric Santos ng konti, yung quality ng boses niya, no, maganda. Agree ako kay Sir Renz na pinaka-major talaga na napansin ko is may tendency ka mag-flat lagi sa mga last words, kada line. Pero gustong-gusto ko yung dalawang star mo, yung star, maganda ang control mo doon. So kung ano yung control mo doon, sana gawin mo doon sa sinasabi ni Sir Renz na yung mga last na word na parang napabayaan, lagyan mo pa rin ng control, wag masyadong relax para sa pull pa rin yung note. Yan lang, Will. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Aalamin na natin ngayon kung ilang stars ang ibibigay sa iyo ng ating mga inampalan. Will, ito ang aking mga stars para sa iyo. Well, ito naman ang mga stars na binigay ko for you. Tatlong bituin! Suspense muna tayo at mamaya natin ipapakita ang score ni Renz. So far po, si Jordan po ay merong 6 stars at si Will naman ay merong 5 stars. Sinong kalahok kaya ang hahamon sa ating kampiyon ngayon? Tutukan niya sa pagbalik ng tanghalan ng kampiyon dito sa TikTok Live! Tinatawagan namin ang mga tiktropang may pusong kampiyon. Kung ikaw ay 16 to 50 years old at palaban sa kantahan, sugod na sa aming weekly auditions every Wednesday and Thursday, 3 to 5 p.m. sa GMA Studio 6. Go mga tiktropa, mag-audition na! Nagbabalik ang tanghalan ng kampiyon dito sa TikTok Lock. Ang mananalong kampiyon ay mag-uwi po ng tumataginting na 10,000 pesos! At habang tuloy-tuloy po ang kanyang kampiyonato, tuloy-tuloy din po ang paglaki ng kanyang cash prize. Renz, eto na. Ano score ang bibigay mo kay Jordan? Jordan, ang score, stars, na binigay ko sa iyo today ay... 3 stars! Jordan, you have a total of 9 stars. At anong score naman ang bibigay mo kay Will? Will, ang stars na binigay ko naman sa'yo today ay... 2 stars! Congratulations! Jordan, ikaw ang hahamon sa kampiyon ngayon! Ang kampiyon na gustong makapitong panalo o isang challenger na gustong mang-ago ng pwesto? Sino sa kanila magtatagumpay dito sa... Back-to-back-tapatan! At yan ang back-to-back tapatan ni Jordan at ni Trixie.
alam mo, magkaiba sila. Ha? True, legit. Unang-una sa suot. Siyempre naman sa suot. Sa gender. Eh, sa ano, sa boses, paano nagkaiba? True. Paano? Magulat ka pag magkapareho at magkaboses sila. Oo nga. Tama naman. May point ka naman. Mama, ang hirap mo kausap. Ano kaya ang masasabi ng ating inampalan? Kuya Kim and Mamang, ngayon, itong araw na to, napili namin kung sino yung simple pero talagang malinis. Malinis bumitaw ng notes at ng mga salita. Sino kaya sa dalawa ang malinis? Aba, eh, alamin na natin yan. Ngayon na. Kilalanin na natin ang ating kampiyon ngayon. Meron ka 12 stars, ikaw pa rin ang kampiyon ngayon. Yes. Congratulations! Yes. Nice one, Trixie! Yeah. At dahil dyan, may total ka ng 70,000 pesos. Ang tanong ko sa'yo, may naisipan ko sa mo gagamitin tong premyo mo na to? Oo. Unang-una po, bibigyan ko po yung mga magulang ko po. Yes, tama. Of course, tama yun. Maganda yan. Dapat talaga ino-honor natin ang ating mga magulang sa lahat ng bagay. Correct. Diba? Mami niya. Si Mami, oh, may on sa'yo ni Mami. Oh. Ay, si Mami, oh. Pero sa ngayon, sina Jessa May, Rain at Trixie pa lang ang mga babae nating grand finalist. Oo nga. Mas marami ang mga lalaking grand finalist ngayon. Kaya shoutout sa mga tiktropa nating diva. Girls! Kailangan namin ang powers ninyo, kaya sugod na sa aming weekly auditions. Kayang-kaya nyo yan. Ako, syempre, bukas po pagpatak ng 11 o'clock, makikantahan na, makilaro at maki-happy time ulit. Syempre, kasama kami dito lang sa TikTok Lock! Muli, ang ating grand finalist, Trixie Dalvin!